Gaya. Ito po yung nasa gitna. So, ito po ay ang Procellus. Ano po? Ito po yung pinakamaselan kung tutusin ito po yun. Pag ito po ay nabasag o nauntong, ito po ay nosebleed. Sira po ang ilong ninyo. Pati po yan patutuos pa tungo sa may bungo ng ulo. Ano po? Ito po yung number one na iingatan para hindi po matamaan o mabasag o mauntong. Ngayon po, sa paghaplos po ng ating temporalis, ano yung dito tayo? Sentido yung temporalis. Ito ba yung sentido ay temporalis? Ibig sabihin niya, parang temporary na hawakan dito kasi. Na hindi mo pwedeng tagalan ng paghawak. Ibig sabihin, temporalis is temporary. Hindi siya pang matagalan. Ano po? Ngayon, kung halimbawa nga haplusin nyo ito, hindi siya paniin. Kundi parang dadaanan lang ng mga daliri. Five fingers, papunta doon sa may ulo. Kasi kapag oras na ito ay may lock din po kasi ito maliliit ang mga ugat nito. May lock point. No, kapag pinindot nyo ito, merong tatama doon sa ulo na pwede din magbarado. O, yun po ha. Tawag ko ma'am? Okay. Next po ay ang orbicularis oculi. Ano po ba yun yun? Ito yung ating malapit sa may kilay. Kapag, paalam nyo po yung gunting, igigitma nyo po yung sa may kilay. Orbicularis oculi. Ito po. Sa may gilid? Sa may gilid ng mata simpe ito? Sa may gilid na sa gilid? Ito, nasa. May kulaong orbicularis oculi. Sa may, dito po sa may dulo na parang ating eyebrow. May mukha dito, di ba? Mukha papunta doon sa may sentido. Ramdaman mo? Ramdaman niya, nai? Ramdaman. Ngayon po, ano pong tawag po dito? Nasalis. Ano po yung... Ito po, ito. Pag binipindot po yun, para saan po? Para yung sinus. Sa ito. Sa ito. Para po, pag pinindot niyo po at nirelax niyo po yun, yung mga nakabarado ay aalis. Magkakaroon po siya ng tangan. Mababa. Mababa po. Ha? Yung papindot? Paganda po. Pata. Oo, nababa. Ito naman po yung papunta ay ang zygomaticus. Ito naman po yun. Yung parang cheekbone na sinasabi po nila. Parang zygomaticus. Parang unang bulid na lang kita, parang one inch, parang gano'n. Kung makikita niyo po yung unang gitling, ayun po yung unang gitling, papatay po natin dito sa may nasalis. Oh, makikita niyo po yung may gitling, yun po yung papunta sa may zygomaticus. Yun po.
Dai bo matikyu. Apo. Ito naman po sa may hiwa, sa may taas. Levator labi superioris. Tapalan natin. Ulitin ko po ha. Levator labi superioris. Ito po yun o. Kapag pinipindot niyo po iyon, may mararamdaman po kayong muscle papunta po sa may mata hanggang sa may ulo. May connecting po yan sa may ipin. Nararamdaman niyo po. Sa mata. Ayan po yan. Ngayon, ito naman po sa may ano, sa may baba. Kapag pinindot niyo po ito, ang tawag po dito? Pangil. Orbicularis oris. Ay, sa may pangil po yun. Kapag masakit po yung ngipin ninyo, kung tutusin, hanggang sa ulo, ito lang po yung pinipindot talaga para sa ngipin. Kasama po ito. Alam niyo na sa ngipin. At ang pagdiin po, hindi po totawang totally diin na diin. 10 to 15% lang po. Kasi kapag masyado naman po masakit, eh baka mabugbog naman na po kayo ng pasyente. Oh. Yun lang po, mild lang po. Ngayon po, pasito kita, Mayan. Bukinator. Dito naman po yung sa may ano, yung parang sa may labi. Ito, dito naman to. Sa may lalim ng may buto. Sa ilalim ng sa igumatikus. Di ba yung ipin? Ang tubo na yung pag-anon na. Dito na yun. Ayan, sa may bagang. Pangayunod. Sa may pama. Sa simula ng bagang. Yun. Ayun po, ang tawag ay ang bukinator. Bukinator. Ito naman po sa may labi. Ito po oh, yung sinasabi na depression aguli oris. Yung parang ano yan eh. Depressor angul. Sa may baba yung kita. Dito naman yan sa may baba. Ang goli oris, ito pa ganito po yan o. Yung paghaplos, paano pababa? Pababa po. Pababa. Pababa pa yun, tapos papaganon. Hawakan niyo yung baba na. Hawakan. Ay, gano'n. Oh, tapos pa gano'n. Pataas. Bawal tayo sa pababa. Puro tayo pataas. Pampabata. Yan. Parang yung mga wrinkles ng mukha is nabibinag. At sa mata. Pala pa kong wrinkles. Sa mata. Yung pag-upload dito. Yung pag-upload dito sa may dito, sa may mata. Paganyan lang po. Nasa gitna po yung kilay. Tapos susunod po yung may eyebrow pa gano'n. Yung buto sa buto sa taas. May patambok din po sa may taas na buto. Tapos pababa. Susunod po dun sa may kilay.
And then yung pag-hatlos po para hindi po nangangawit. Para hindi po nangangawit yung pasyente. Hindi naman po yung tayong magagamot ang nakaupo. Sila po ang uupo. Para po yung katawan natin magiging konpo nila yan. Parang simple lang sa likod. Parang hindi po may ganoon. So, parang ganyan lang po. Relax. Okay. Magandang kaliwanagan po. So, let's proceed po sa may tenga po. Ito po yung part ng sa may helix po. Tapos ito po yung lobule. Yung sa may ano po, nung sa may higaw po. Tapos ito pong ganito po ay yung tragus po, yung para po hindi po siya napapasukan ng mga tubig. Tapos yung ano naman po, yung di ba po yung sa may likod po nung sa may tenga. Ano po yung pag-haplos po, eh pataas pong ganun para po yung barado nung sa may ears natin, eh maalis po. Yung pag-haplos po. Yung pataas pong ganun. Yung dito po. Yung sa may likod po nung tenga. Dito, yung baba. Ay, pag-haplos pala. Ito po. Nakakita niyo po ba? Oo. Dito po. Pataas po yung pag-applause po, hindi po pababa. Tapos yung ito po, para po ma-refresh yung ugat natin, para, kasi po, di ba, nababara din po ito kaka-earpost natin, gano'n, pag-ano'n po. Apo. Para yung mga barang yung ugat po sa tenga. At saka po yung gagamitin natin pang tutuli, ano dito kasabi? Hindi po yung cotton pads na ano, kasi kung malaki po yung tutuli, padidiin po siya dun sa may eardrops po. Mas magiging barado po yung tenga natin. Yung ano po, yung parang kutsara maliit na po, gamitin natin, tapos nagyan po ng bulak. Ganun po, parang itang ah. Ganun po. Sino daw dito? Sir, kung ano po? Kayo, mga ano, sige, ito na.
pasok mo. Formal ba? Di formal. Kasi nga eh. Using my book mo. Ah, magandang kaliwanagan po mga kapatid. Ito pong pag-aaral po natin. Isang formal na pag-aaral po ito, hindi ito basta-basta. Dahil yung pag-aaral po natin ay nag-aaral po tayo sa sarili na lang po nating kaalaman at nalalaman. Sapagkat kung tayo po ay papasok pa sa school, ay 10 years po ang gugugulin natin. Eh ang kailangan lang naman dyan ay aktwal. Kung marunong ka sa aktwal, walang imposible. Ito ba, kapatid? Dahil aktwal ang kinakailangan, hindi po pagsusulat. Ito? Kaya nga po, kailangan din po na ikabesa rin po natin sa English yung mga parts nito dahil po ay napaka-ganda po ng sinisimulan natin. Dito po ay napaka-delikado. Itong leeg, no? Sila magpapaluanag about sa leeg. Dahil itong leeg po na to ay, tingnan nyo po, kung titingnan nyo po, nandun po at nakapasok po yung maliit na bone sa esophagus natin. So, doon po sa esophagus natin, meron nakaharang po dito. Ha, yun po. Ito po yung buto na medyo malambot. Nung kagaya dun sa manok, di ba, medyo malambot, yung malalambot siya. Kaya po, ito, kapag ito ay, ito ka, sinong ano? Kapag kayo nagpapaliwanag dito, kasi hindi yung palaging ako ang magpapaliwanag. Kasi parang ang tingin ko kasi, hindi niyo ako pinapakinggan. Kung palagi ako magpapaliwanag sa inyo. So, paano kayo matututo kung hindi naman kayo magpapaliwanag? At paano kayo makikilala o magsasalita na isang kagalang-galang na manggagamot kung yung sarili niya ay kinakahiyaan naman? So, wag niyo pong ikakahiya ang bilang tayo pong spiritual doctor. Kasi po, tayo po ay bumubuo ng samahan nang tayo po yung makikilala ng mga tao. At gayon din po, ipapakilala po natin ang ating sarili at sa ating katauhan. Kaya po ayusin po natin bago po tayo magpakilala sa mga tao. Then, ipapakilala po natin ang ating amang liwanag sa kalangitan. Ipapakilala mo ang sarili mo. Ipapakilala mo ang katauhan mo. Then, ipapakilala mo rin ang amang liwanag sa kalangitan. Kapag pinakilala mo yung sarili mo, dumis-dumis ka, tapos hindi ka pa marunong magsalita, nahihiya ka pa doon sa pasyente mo, parang ikaw pa yung mas nahihiya sa pasyente mo, eh wala. Ano po? So, nang medyo may dating na sinasabi. Kasi nga po, kung ikakahiya niyo po ito, nang dahil nga lang sa diploma na hinahanap nyo at matrikula, eh wala po tayong may bibigay na gano'n. Mag-aral ka na lang doon. Dahil dito po sa akin yung tinuturo na kahit paano po ay nagtuturo ako, ito po ay ibinigay na pag-aaral sa akin upang ibahagi ko sa inyo ng mga banal na anghel sa kalangitan. Hindi po doktor ang nagbigay sa akin para haprutin. Pero tingnan nyo, hindi ko pa nakikita ito, ano na yung tinuturo ko. Dito ba? So, ibig sabihin po, kaya po ako nagpasarap ng ganito dahil kailangan na po nating mag-aral. Kasi po, darating po yung mga manunubok. Lalong-lalo na yung mga marunong sa paghaplos ng mga nag-a-acupoint at nag-a-acupuncture at nag-a-acupressure. Kasi ito pong pag-aaral po natin na to ay maaari nyo rin pong i-apply sa hospital, maaari nyo pong i-apply sa caregiver, maaari nyo pong i-apply doon, maaari nyo pong i-apply sa abroad.
Napakalaki po ni, napakahalaga po nito. Ngayon po dito po, ito po ano, yung external carotid artery. Ito po, bali external dito po ano? Dito po. I-measure niyo na lang po, tingnan niyo oh. Dala-dalawa oh. Tama? Nakita niyo ang dala-dalawa? Kahit na malaki yung daliri mo, dalawa pa rin 'yan. Hindi na po natin kailangan yung magsulat kasi nga ako measure lang ang itinuro sa akin ng mga banal na anghel sa kalangitan. Mo? At saka tingnan mo, dito, dito po, dito sa libingan na, ang dito po yung external carotid. Carotid? Artery. Artery. Ugat po yun na siyang humahawak patungo dito sa leeg sa esophagus, patungo sa puso. Opo, ugat po yun. Kaya po, ito pong external at saka internal, di ba? External at internal, tama? Internal jugular. Internal jugular. Carotid artery. Asan po ba tinuturo niyo sa akin? Sige nga po. Asan po yun? Asan po yun? Tingnan ko nga po. Opo, asan po yun? Yung binasa niyo kanina, nasan po? Ituro niyo nga po sa akin. Hindi, yung tinuro niyo po kanina, nasaan po? Internal jugular vein. Kasi yung vein po ay ugat po yun. Yun po nga tinuturo ko po sa inyo, yun po yung mga delikado. Yun po yung hindi nyo po masyadong haplusin ng madiin. Kasi kapag dito sinakal mo, di ba? Subukan nyo i-ganon ng konti. Ba, hindi kayo makain na? Diba? Pag pinisil yan, patay ka dyan. No? Hindi ka makakain nga. Maglalak siya dito. Kasi mawawalan siya ng oxygen. Parang kung sa isda atang. No? Yun po. Yung sinasabi pong internal jugular vein, yung po yung ugat na nag-hold po doon sa lahat ng esophagus. At doon po sa lahat-lahat. Tingnan niyo po, oh, yung kulay blue. Kaya nga po yung jugular na sinasabi niyo, dito po ang pindot niyan. Po, dito po. Di ba sabi ko po, ano po ang pag-upload? Paano niyo po upload? Paano niyo po upload? Ito po, ito. Ito, kasi na pakarod, no? Pakarod lang. O, di ba? Naramdaman niyo ba? Pakarod. Karod. Kasi, ito yung ugat na nag-hold dito papunta doon sa loob ng puso, kung saan-saan. Ano po? Ito po yung kulay blue. Yung sinasabi ko po na internal carotid artery at saka external, ito po yung nag-hold na sa boses kong minsan, ah! Ayun, ito. Ito yung nagbibigay ng hangin. Diba? Ito po. Ayan. Ngayon po, hindi po ganon. Hindi po nyo pwedeng haplusin ng ganon. Ano po, ano? Hindi po nyo pwedeng haplusin. Sukatin nyo po, ayan. Diba? Andyan yung
yung bone. Ayan, di ba? Ganyan yung bone, ano? Then, andito po, oh. Ayan. Ayan. Tignan nyo. 2 to 3. Yung measure niya. No? Ayan. Measure niya po kayo. Measure kayo. Para masakto nyo. No? Ayan. Oh, di ba? Oh. Ipipindot niya po yan para maalis po yung plema ng kaunti. Pakiramdaman niyo kung may mga bukol. Huwag masyado may diin. Pakiramdaman niyo po kung may bukol. Ayan. May mga kulani. Kasi po pagka yung kinakalawang po yung boses niyo, yung parang laway niyo, ito lang po ang pipindutin niyo kasi magkakaroon na siya ng sipon. Ito, dito. Pababa, no? Maari naman na papunta doon. Pag ganun, ipapunta niyo dito para mailabas niya yung plema o sipon na nabuo. No? Matunaw. Ganito po, oh. Pag ganun. Pag ganun. Ayan. Punta dito. Ayan. Diba? Ayan. Si Dokamora pagka, di ba nagpipindot, takot ganun? Kasi para yung plema, pumunta doon. May torkak na. Ako? Yung thyroid. Asan po yung thyroid? Madam Sapol, common carotid artery po yung kung ano sa tiyan mo, Madam Sapol. Yung sa baba. Sa may laman. Ito po yung thyroid, yung parang bagay yan eh. Kung nakikita ito ng may pangatlong mata, yung tingin niya doon, parang ganun-ganun, no? Bukol-bukol na parang maliit na utak. Apo, dito. Ngayon, eto, kapag ito natinik, yung thyroid at nasugatan, o yung paglulunyo, nagasgas, eh nagkakaroon po ng sugat yun. Ngayon, kapag hindi, kapag halimbawa natinik, kagaya nung nakita ni Dr. Charmel, na pag natitinik yung tao, at na sasaktan yung pinaka-thyroid niya, eh nagkakaroon po ito ng bukol. Doon naiipon yung tubig, tapos yung kinakain na hindi na ilalabas. Kasi tingnan nyo, parang sagatan siya. Kaya kapag natusok siya, o nasaktan siya, nagasgas siya, at nasingitan siya ng mga pagkain, ay doon nagkakaroon ng goiter. Opo. Yun po yung para nagkakaroon siya ng goiter. So, sino po magpapaliwanag dito? Doc Rafael. Maliwanagan po, mga kapatid, ako po si Dr. Rafael.
So, ito po sa lectus capitis posterior minor. Kakapayin niyo po dito, meron pong ano. May yung pa po dito na nakaano, yun po. Dahan-dahan lang po siya, hindi po siya masyadong mag-i-end kasi delikado din po itong part po na ito. Kaya might lang po, 10 to 15% na po ang tamang pag-haplos. Ayun po. Then dito naman po sa ano po yun? semispinalis capitis. So dito naman po yun. Ito po, part po naman dito. Dito nyo po. Ayan. Ayun po yung pag-haplos. Kakapayin niyo po siya. Lobat, cellphone.